to motivate. Second Leaders Forum, April 30, 2011, Philippine Embassy. Si Honorable Ambassador Luis Cruz. To excel in whatever they do. At hopefully, by extension, ganun din ang magagawa ninyo sa kanila. Kaya nga ako natutuwa eh, katulad nung may hewadong balita. Nandito na ba si episode? No, yata. Alam niyo nung linggo, umattend ako nung concert nung hewadong choir. I was surprised, kaya-kaya pala nilang mag-host ng concert, no? 2-hour concert. At performed doon si Grace, di ba Grace nandun ka, no? Meron silang guest artist from Incheon. Grace, please stand up and be recognized. No? Si Grace po ay isa sa mga batikang senior natin na nakabili sa Incheon. No? So, I guess, lumakas po ang loob nila para makapag-host ng concert na ito because they were given due recognition last December when we held this choir contest, a singing contest, no, na in-sponsora naman ng ating mga kapatid dito sa Brides of Jesus Christ there, PBMK. Sila nag-host pero natalo sila sa contest. Ewan ko kung bakit. Mas inuna na yung pag-aanda ng pagkain kaysa doon sa pag-aanda sa pagkanta. But anyway, if you can hold it next time in another venue, pala ito mga kapag-concentrate na kayo sa pagkanta. So, this is just one way for us no, to motivate our respective members. But I'll give you an example of what you can do. And I'm very proud to tell each and every one of you na ipinagmamalaki ko ang ginawa ni Sister Luz Olalia noong January ba yun? Alam niya si Sister Luz nag-form ng Filipino group na dumalaw sa Yultong, Yonchon. That was in January, di ba? Nag-i-snow pa nun. Or February. February. Alam niyo yung Battle of Yultong. Well, I mentioned this because the 60th anniversary of the Battle of Yultong was celebrated last week. April 23, that was yung Holy Saturday. And I brought with me a group of Filipinos to Yultong to commemorate the 60th anniversary of this battle where many Filipino soldiers figured prominently in 1951. April 23, 1951. Katulayan nga, may mga prominent na sundalo ro na kilala nyo lang dahil yung pangalan nila ipinangalan sa kalsada sa Pilipinas, sa Manila. Katulad ni Bonnie Serrano. Alam nyo yung Bonnie Serrano Avenue? Alam nyo yun, no? Pero alam nyo ba na nire-recognize siya dahil na, kaya binigyan siya ng karangalan na yun dahil sa contribution na ginawa niya dito sa Korean War, no? Isa siya sa nakipaglaban doon sa Battle of Yultong. Now, maaaring natanong niya, ano ba ang significance ng Battle of Yultong? Kasi alam niya yung gera doon, parang siso yan eh. Umatak ang North Korean, nakarating sila hanggang sa boundary ng Busan, tumating si MacArthur na drive back sila to the north, tapos sumali mga inches, di atras na naman itong United Nations forces, yung Allied forces hanggang napababa sila hanggang dito sa 38 parallel. Ngayon, doon sa pag-withdraw na yun, 16 countries yun eh. There were 16 countries that participated in the Korean War, one of the Philippines. Eh, it so happened na dahil ng pakitang gila sa tapang yung mga Pilipino, so sinabihan sila ngayon ng mga Amerikano, magpaiwan kayo dyan sa Doreal, sa 38 parallel niya. Habang nag-withdraw kami. Kaya yun, dami namatay ng Pilipino. Kaya dapat magpasalamat yung mga British at saka yung mga Turko. Dahil lang sa sila yung mga nag-withdraw, habang yung mga Pilipino, nakikipaglaban dun sa Yultong. No, ganun ka-importante yung ano na yan, yung laban na yun. But if you look at our history, what is really our biggest contribution is that sa ngayon, nakita niyo naman ang development ng Korea.
Kalampasan pa nga tayo eh. No? It's because of the fact that we were able to assist in the restoration of peace and democracy here in the Korean Peninsula. And I'll give you an illustration of how rich the Philippines is during that time in 1950. Aside from the troops that we sent here, 7,500 of them, we also donated financially to the United Nations, no? Kasi nag-fundraising din ang United Nations, especially to buy medicines here. Now, before I say the amount of contribution that we gave, no? I'll give you an idea of how much we normally give during these times, no? When there are tragedies or when there are calamities in other countries. No? On the average, we give now about $25,000 as contribution to calamities sa ibang bansa. Sa Japan, no, dahil mayaman naman sila, in kind na lang ang pinadala natin. Binigyan natin sila ng saging. Yeah, they do appreciate that, right? Kasi yan, walang radiation yung saging natin. Pero alam niyo ba kung magkano pinigay natin noong 1950 sa Korea para pambili ng gamot? $2 million. Ganon kayaman ng Pilipinas noon. Nakakapagbigay tayo ng ganong kalaki. At second highest. Meron pa tayong isang prinsesa na dumarap yun. Si prinsesa ko. Sorry, better late than never. Better late than never. So kaya, well, I'm saying these things kasi yun nga, yung katulad nung nabanggit ko kanina, hopefully, through this anecdote, say, mabigyan nyo rin ng pride and ang mga kasamahan natin Pilipino dito sa Korea. These anecdotes, these snippets of history, no? Will make us truly proud of our contributions to Korean society, no? And to the Korean government, South Korean government in particular. Ang unfortunate nga lang doon ay yung contribution sa mga sundalo natin ay hindi pa na-realize yung full objective of the unification of the Korean Peninsula. But darating din tayo dyan. So, again, bago ako magtapos, no? First thing, ako ay napapasalamat sa mga contributions na ginagawa niyo. And we expect all of you to be our extension, no? Dun sa mga respective places that you represent now, because of our limitations din ang makarating sa inyo. Definitely pupuntahan namin kayo. Pero i-schedule na lamang yan. And then secondly, we wish that you will be also the change agents o kayo ang tumulong sa amin para mag-motivate sa inyong mga miyembro. Bigyan nyo sila ng pride in their work, in being a Filipino, in being here in Korea, because kung isa-isa niyo po yung mga bansa sa ibang sa labas ng Pilipinas ay dito sa Korea talagang marami po tayo dapat na o pwede nating ipagmalaki. And then lastly, siguro bagawin natin yung format itong meeting natin, because in the past kami ang palagi ninyong naririnig. Ngunit napansin ko ngayon, no, ang daming imbitasyon kaming natatanggapan, no, dahil sa this is a source of pride for me also, because compared to 3 years ago, first time I came here, no, more often than not, kami ang nag-initiate ng mga activities. But now, there are so many Filipino community organizations that have been initiating their own activities, either on their own or kaya in conjunction with NGOs, with local governments, no? Or with even with the Ministry of Labor. So, siguro sa open forum, before we start the Q&A session, I'd like to invite the Filipino community leaders who would like to make announcements, no, na ito po pagkakataon para gawin ninyo yun. Of course, ang unang-una kong ine-expect na mag-announce dyan ay si Grace, no? Dahilan sa iyo, host nila yung laban ni Pacquiao sa May 8. Para doon sa hindi nakakaalam, merong giant screen sa